Halo, inaantok ba, guys? Ready na ba kayo? Yes! Alright. Okay, so, voice acting 101 tayo. Ano ba ang voice acting? Matanong mo lang, meron bang alam? May alam dito, what is voice acting? Voice acting? Meron? Okay, wala. Okay, so, voice acting is the art of providing voices for animated characters, including those in feature films, television series, animated shorts, and video games, and radio and audio dramas and comedy during voiceovers in radio and television, commercials, audio dramas, the foreign language, ginagawa natin, no? Foreign language films, video games, puppet shows, and amusement rides. Alam niyo ba na pwede kayong yumaman gamit ang boses ninyo? Di ba? Merong pera sa boses. Tama ba? Totoo yan. Totoo yan. Pero syempre, huwag niyo muna iisipin yan. Yung mga talent-talent-talent yan. Syempre, kailangan i-ano niyo muna, i-enhance niyo muna yung craft ninyo. Di ba? Saan ba kayo magsisimula? Okay, get started. Sino ba sa inyo ang nangarap na marinig ang boses sa radyo at sa TV? Sino? Sino? Huwag mahiya. Come on, sino ang nangarap? Meron ba? May nangarap ba sa inyo? Sige na, huwag mahiya. Ito ba lang isa lang? Sa mga gumawa, ito. Di ba yung mga kumuha ng mga communication arts? Wala man lang ba gusto maging reporter, field reporter, or maging anchor, maging DJ? Wala? Ay? Nako. Hindi, alam nyo, hindi nyo dapat, hindi nyo dapat naglaya kahihiyan na yan. Alam nyo, pag napasok kayo sa industry, lalo na sa TV industry, mas kailangan sa advertising industry, kailangan dito ng lakas ng loob. Hindi lang naman ang kapal ng mukha. Lakas lang ng loob. At kung naniniwala kayo sa talent na taglay ninyo, alam nyo ba, paano ako napasok sa dubbing? One time, 17 years old naman ito, first year college, merong pa-contest itong DZMM, no? Hindi ko alam kung ano yung radyo-radyo. Siyempre, pag sinabi mo radyo, radyo lang. Diba? Ano gagawin mo nun? So, itong ate ko, dahil siya yung nanghimong sa akin na kumuha ng broadcast communication, dahil gawa ng ang dami kong araw talent eh. Actually, kumakanta ako, sumasayaw ako, no? Nagpe-painting ako, no? Actually, nagawa na rin ako ng ano, nung when I was in high school, nagawa na rin ako ng plano ng bahay. Di ba? Ganyan. Di ba? Oo. Na pwede mo mag-take ng architecture. Di ba? Pero sabi nga niya, dahil talentado ka. Di ba? Pasok sa ano? Pasok sa TV. Sa TV industry. Magmaskom ka. Kasi dyan, na-explore mo lahat. Ano yun ba? Sabi ko, hindi nga. Di ba? Pero hindi naman ako nagkamali yung pagkuha ng kurso ko. So yun nga, one time, pumila ako sa ABS-CBN, yung mga kasabayan ko, meron pa mga akong todo costume. Eh ako simpleng, ayan, naka-puti t-shirt, naka-maong, tapos naka-backpack, no? Pila-pila lang ako dyan. Sige. Tapos hanggang sa nandun ako sa loob ng DZMM, pinapasok ako sa DZMM, binigyan ako ng script. Yung pala, yung radyo-radyo, eh contest na singing, meron kaya pala yung mga naka-maong todo costume, sa singing contest pala sila. Tapos ako naman sa radio drama. So, binigay na kami ng script, tapos sabi, ang role mo, tatay. Sige po, okay. Pero dahil nga, nag-theater ako nung high school, no? So, alam ko kung paano mag-deliver ng lines. Alam nyo, advantage yun. No? Marunong kayong kumarte. Alam nyo, ang principle ko, hanggang ngayon, voice acting is real acting, not just doing funny voices. Okay. Nakakala nyo, Tera, patanong ko kayo, akala nyo ba madali kang mag-dub? Sagot lang. Yes or no? Tama. Dahil hindi lang naman kami humaharap sa mikropono, umaarte rin kami. Lalo na sinasabayan namin yung artista namin. No? Kasi kami, hindi ako pwede kasi haharap ka dyan, tapos kung ano yung pumaling delivery mo, or kung paano ka magsalita, ganun din yung gagamitin mong boses dun sa character nyo. Hindi. So pinag-aaralan talaga namin yung character, ganyan. Ay, sino pala nakapanood dito? Sino mahilig sa film?